So, what's up sa inyo mga kaipak? Ang pag-aaralan natin ngayon ay paano ba mag-head push. So mga kaipak, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay John Matthew Ramirez. Shoutout kay Kaisaki Montemayor. Shoutout kay Joner Angeles. Shoutout kay David Cristobal. Shoutout kay Third Kusipag. Shoutout kay Ryzen Marin Villegas. Shoutout kay Rodian Cedric Salvadora. Shoutout kay John Wayne Valdez. Shoutout kay Austin Jade. Shoutout kay Rico Official. Shoutout kay Lian Juanillo. So mga kaipak, yung mga nagpa-shoutout sa akin dito ngayon, ito yung katuktong nung last video ko. Kung napanood nyo yung review ng Freeze Kit, yung mga nagpa-shoutout doon, ito yung katuktong nun. So ang gamit ko nga palang gear mga kaipak, Bigod pa rin and Druga pa rin. So isang ipak muna para sa inyo mga kaipak. So bago ang lahat mga kaipak, please subscribe to my channel and click nyo na rin yung bell para update kayo sa mga videos na ilalabas ko. So paano nga ba ang head push mga kaipak? Si head push, pwede siya sa mga baguhan pa lang, yung mga nagsisimula pa lang. Ayan, kasi beginner trick lang naman ito. So kung gusto mo itong matutunan, panoorin mo lang ito hanggang dulo. Sobrang dali lang, sobrang eksi lang ng tutorial na to. So meron tayong 2 easy steps para matutunan natin ng head push. So ang unang step mga kaipak, kailangan consistent natin ng O's natin. So kung di ka pa sanay mag-O's, meron akong tutorial dito sa channel ko. Meron na rin ako dito, click nyo na lang yan para mas mapadali kayo. So ang second step natin mga kaipak, head push. So ito yung pinakapangalan ng trick na to. So pag mag-head push kayo mga kaipak, pag maglalabas na kayo ng O, siguraduhin yung ready na yung ulo nyo para i-push yung bilog. So magpapakita ako ng example. So ito siya. Bakit nga ba kailangan ng head push? Pwede naman yung cuff. So may pagkakaiba ang head push sa cuff lang. So kung papanoorin mo ito hanggang dulo, kung may katanungan ka pa, panoorin mo to kasi yung mga tanong mo, masasolve natin yan. So ang head push mga kaipak, kung bakit head push? Kasi trick siya na hindi natin kailangan ng kamay. So di ba ang kadalasang ginagamit is kamay? So pag magtitrick ka, siyempre, kailangan, pag mapupush mo yung bilog, kailangan kamay. So sa trick na ito mga kaipak, ulo naman ang gagamitin natin para matulak natin ang bilog. So ito yung pagkakaiba ng head push at saka cuff lang. So tignan nyo yung pagkakaiba ng dalawa. So kung mapapansin nyo mga kaipak, may pagkaiba sila. Medyo malayo yung distansya ng head push kesa cuff lang. So, bigyan ko ng example. So, ito. Tignan nyo. So, ang laki ng pagkakaiba niya sa cuff lang na walang tulak ng ulo. So, pwede nyo rin gamitin yung gantong pag-push. Pag ganyan. Pag ganon. So, papakita ko sa yung example. Ganito siya. So, pwede nyo rin gawin yung ganon. So, para may style tayo sa pag-push ng bilog. So kung may idea ka na sa head push, alam mo na siya kung paano, alam mo na yung tamang proseso kung paano mo siya gagawin, lagyan mo naman siya ng tricks or kokombuhan mo naman siya. Tulad ng ganito. So kung gusto nyo matutunan yung ganon trick, meron din ako sa channel ko, hanapin nyo na lang, Dolphin and Jellyfish. So kung gusto nyo matutunan yon, panoorin nyo at pag-aralan nyo. Huwag nyo na rin kakalimutan i-like yung video na yon. So hanggang dito na lang mga kaipak, sana may natutunan kayo at sana nakatulong ako sa mga gusto nyo matutunan. Please subscribe to my channel and click nyo na rin yung bell para update kayo sa mga videos na ilalabas ko. Like, share, comment, at sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below para makita ko at malista ko yan. So hanggang dito na lang mga kaipak. Salamat sa panonood. Peace out.